ipakita ko sa inyo ang laman nito. Yun, bag ni Commander and then yung bag ko. Tapos bumili din pala tayo ng isang maliit na cooler. Yan, ito, tama-tama yan dyan, oh. Bibili tayo ng isda para hindi malansahan, ano. Tama-tama yung 5 liters 5 liters na icebox cooler dito sa 45 liters outlet top box. Welcome back to another episode of Patotoy Trip. At sa video nito, ating susubukan itong bago nating gamit na 45 liters alloy top box dito sa ating Honda ADV160 na si Colas. Ito yung first time na maglo-long ride tayo na meron na tayong gamit na alloy top box. Kaya tara, tira natin. Kumusta ba naman yung performance ng ating Honda ADV kapag meron gamit na top box, lalo na sa long ride? Tara! Sama ka sa trip ko. Yan, morning mga tol. Welcome sa ating channel. Ito ulit tayo sa ating ride venture with Colas, yung ating Honda ADV160. Siyempre, meron tayo ngayong OBR kasama natin si Commander. Yan. Balik daw tayo ng Cam Norte. Sabi ni Commander, para daw ang oras na lang. Ayan, balik top box. Usapan tayo mga tol, ano? Yan, itong ating top box na gamit ngayon, itong 45 liters. Magkagandaan ito, meron itong backrest, ano? Yan, so ito yung first time na mag long ride tayo ni Commander na meron na tayong gamit na top box. Yan. So, relaxing na para sa kanya kasi pwede na siyang sumandal. Sabi ni Commander, para daw siyang nasa kotse lang kapag nakaupo kasi pwede siyang sumandal dun sa ating top box na merong backrest. So, hindi na siya mangangalay lalo na kapag ganito mga long ride tayo, ano? Meron na tayong gamit na top box. Alright. So 67 kilometers more sa loob na mayigit kumulang isang oras at 13 minuto ayon kay Google Map. Tingnan natin, kumukuha natin na 2 oras yung biyahe punta ng norte. Dito na tayo sa may libanan. Talagang malalasing ka dito kapag inihalo mo to sa chicharon. Yun o.
perfect combination. You know, ganito mag-rise dito. Gusto yung mag-rise dito. Ah, ayos oh. Ayan, goods na. At nakapag-almusal na tayo dito sa ating Lisa Buraluan and Inasal na Manok dito sa Maylipala. Ang sarap nung yung sumpaksin nila oh. Kayong chicharon. Sarap. Nasa biyahe na tayo, pero hindi ko pala naikabit yung microphone ko. Kaya eto, wala tayong audio. Kaya enjoy na lang natin yung biyahe natin. Tara, sama ka sa trip ko. Moments later. Punong-puno na yung plato ko ng balat ng hipon, mga idol. Ako lang nakaubos ng isang platong buttered hipon, mga idol. Kita nyo, mga idol. So, idol? Minsan na idol magugas sa idol. Isang plato ng hipon, mga idol. Naubos ko, mga idol. Oh, meron din si Commander, pero mas marami sa akin mga idol. Ilalagay sa nabili natin na 5 liters na ice box. Pangulo ito. Ito, paluto.
papaluto. Pusit, saka ito isda, papaluto natin. Pili pa tayo ng pwede nating iuwi. Lagay natin dito sa ating icebox. Naghahanap pa kami ng isda na pwedeng mabili at maiuwi para mapindusin na natin itong ating bagong icebox. Ang cute, oh. 5 liters. Lala ko yun. Ganyan kalaki yun. 200 na lang po. 200 na lang po. Ang laking pusit, oh. Ang laking pusit. Grabe, laki. Ito yung iuwi natin. Ito yung iuwi natin. Dito natin isisilid sa ating 5 liters na icebox. Ito naman yung ating papaluto. Pusit. Saka itong isda. Hindi ko alam kung ano pangalan isda na to. Dito na natin pinalinisan and then pinahiwa na rin. Para pag-uwi natin, paglagay doon sa top box, okay na. Pagdating sa bahay, lulutuin na lang. Itong steam na, sir. Oo. Tapos inisir ay ihaw. Ihaw itong pusit. Ihaw ang pusit, sir. Tapos ito, prito itong malaki na isda. Dito tayo sa port. Kapag bili mo ng isda doon, pwede mo palinisan dito sa kanila. Diba? Papalinisan mo dyan, and then kung gusto mo ipaluto, dito mo ipapaluto. Dito, papaihaw mo dyan, paluto mo dyan. Tapos katabi niyan is yung mga kainan. Yan, dito yan sa Mercedes. Ito yung dagat nila. Dito galing yung mga isda na nahuhuli. Alright. So magagamit na natin yung ating biniling 5 liters na icebox. Ito na yung ating icebox. May laman na itong isda. Yun. Mga 3 kilo itong isda, laman ito. Yan, pina-slice na namin. Pinalinisan tos pina-slice. Tapos dito, ilagay natin ng yellow, ano? So, sigurado pagdabi nito sa naga, fresh na fresh pa rin yan. Dito sa ating bagong icebox na 5 liters. Yan, pasok natin dito kay Kulas. Icebox na 5 liters, yon. Saksok to, saktong-sakto yan, oh. Huwag na kagaya na side. Yan. Sakto. Sigurado hindi na yan sisingaw, ano? Yan. Alright. So yan. Kagandaan ang meron kayong bit-bit na icebox. Kahit na 5 liters lang, oh. Sakto yan, 5 liters. Saktong 5 liters para dito sa 45 liters na alloy top box. Ngayon pabalik na tayo. Umalis tayo ng alas 11 ng umaga. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating ng Naga City. Kumusta yung biyahe natin pag pabalik? Wala na tayong stopover. Dire-diretso na to. Ayan. At gaya na nasabi ko nga, ano, samantalahin ko na bigay sa inyo yung aking review tungkol dito sa ating SEC alloy top box na 45 liters na Black Ops company alloy top box natin na bagong install dito sa ating Honda ADV 160 na si Kulas. Ayan. Ito yung first time na long ride na meron tayong gamit na top box. So far so good. Kamusta ba naman ang handling? Ito.
okay naman yung ating handling ng ating Honda ADV na merong nakakabit na tabak sa likuran. Ayan, medyo mabilis ang takbo natin ngayon, so goods lang, ano, wala ako napapansin na parang umaalog sa likuran ko, ano. Ayan, wala siyang alog, mga tol. Normal lang yung takbo natin. Wala ako napapansin na parang pagbabago sa handling ng ating Honda ADV 160 kapag mayroong top box. Yan. Siguro kasi itong ating ADV 160 ay di ba dati na itong mabigat, tapos nilagyan natin ng crash guard, kaya nagkaroon siya ng dagdag bigat sa unahan. So, nung nilagyan natin ng alloy top box, parang na balance na yung bigat niya, di ba? So, dating mabigat itong ating Honda ADV, tapos nilagyan natin ng top box, tapos dati siyang merong crash guard, kaya siguro yun ang nakatulong dito sa naging ano, pagbalanse ng bigat ng ating Honda ADV, ano. Kaya yung center of gravity niya ay nasa gitna pa rin, ano. Dahil yung crash guard medyo may kabigatan yun, eh. Yan. So, kung merong crash guard dito kay Honda ADV, so, meron ng bigat yung harapan niya. So, nabalanse niya yung bigat kapag naglagay tayo ng top box. Yan. Kaya yung center of gravity niya ay nabalanse na, nasa gitna na. O, tapos meron pa tayong backride ngayon si Commander. So, goods na goods yung takbo natin, oh. Wala akong napapansin o nararamdaman man lang na parang nag-wiggle ba o kaya nag-wobble kapag nasa kalsada ngayon. Yan. Yung iba kasi sabi nag-wobble daw o kaya nag-wiggle yung kanilang motor. Siguro depende na yun sa size ng motor nyo. Kung gamit nyo yung mga small displacement, mga 110cc or 125cc, siguro talagang mafe-feel nyo yung pagbabago kapag maglagay kayo ng top box dahil mabigat yung sahulian nyo. Kaya siguro yung ng ibang sinasabi ng mga naglalagay ng alloy top box. Pero ito, ang masasabi ko ay goods na goods. Mas maganda pa nga yung takbo ngayon ni Kuras, eh. Mas na-feel ko yung magandang performance niya kapag nasa kalsada, lalo na pag medyo mabilis tayo. Wala siyang alog. Yan. Hindi ko nga ramdam na meron pala akong top box na gamit, eh. Yan. Di ba? So yan, mga tol. Ang ating review dito sa ating alloy top box 45 liters. Unang sapak natin sa long ride kay Kulas na merong gamit na alloy top box. Yan. Ito, medyo mabilis yung takbo natin, oh. Tapos minsan nakakasagasa tayo ng mga lubak-lubak. So okay lang, wala akong nararamdaman na umalog sa ating top box. Saka lang yung mga tol, yung pinagkabitan ng ating top box ay DC monorock. Yan. So napakatiba niyang DC monorock na yan. Marami na nag-review sa nasabi ng brand na yan, ano? So solid talagang, napaka-tibay at napaka quality nitong ating DC monorock. Sa isa pa, mga tol, may delikado yun, no? may buko sa gitna, delikado masagasaan yun. Yan. Sabi ko, isa pa, mga tol, itong DC monorock na gamit natin ay ito ay lifetime warranty. Yan. In case na maputol man ito, pwede itong papalitan sa
ATC Monorock. Papalitan nila ng bagong unit, ano. Pero sa tingin ko, imposible yung mabali ito. Okay, makaproblema dahil sa tigas pa naman ito. Ang capacity niya ay hanggang nasa 100 kilos yata ang kaya nitong capacity. Eh, itong ating Ali Tapax ay nasa ano lang ito eh, naglalaro sa 7 to 8 kilos, di ba? So kayang-kaya. Kayang-kaya ng ating bracket itong ating Ali Tapax. Yan. So talagang quality yung ating DC Monorock. Itong ating pinagkabitan ng ating top box. Ayan. Saka ang kagandahan dito sa ating alloy top box na to, itong 45 liters. Meron siyang built-in backrest kung saan yan o, si commander pwedeng sumandal. Kaya hindi siya nangangalay kapag nasa ganito klaseng long ride. Ayan. Para daw siya nasa ano lang, nakasakay sa kotse eh. Yan. Nakasandal si commander dito sa ating top box, kaya feel na feel niya yung pagka-chill sa biyahe. Hindi siya nangangalay, ano? So yan mga tol, ang ating pag road test dito kay Akulas na meron ng bagong gamit na top box. First time na mag long ride tayo na meron ng top box. So pauwi na kami mga tol. Yung top box ko punong puno yan ng laman ngayon. Bumili kami ng mga isda, mga sariwang isda, para hindi siya ano, masira. Nilagyan namin ng ice. Yan. Merong yellow yung ating biniling mga malalaking mga ano, mga yellow fin. Oh, malalaking mga isda yung pinagbibili ni commander. So nilagyan namin sa plastic na merong yellow. Tapos nakabalot pa siya dun sa ating lalagyan na saradong-sarado. Tapos isinilid natin ito sa ating top box. Itong ating top box ay silyado naman to, kaya hindi kaagad sisingaw, ano? Kaya may ano natin, i-preserve ng pansamantala yung ating bit-bit na sariwang isda. Yan. So tamang-tama, pag dumating tayo ng Naga City, meron na tayong ulamin mamayang hapunan. Alright. Yun o. Ang bilis ng tapo natin. Goods na goods. Solid. Mas gumanda yung handling ni Klas nang meron tayong tapo. Siguro dito ko na tatapusin ang ating video mga tol, dito sa ating pag-review, pag-road test, unang sabak sa long ride ni Klas na merong gamit na top box. So don't forget to like and share, and please consider subscribing sa aking channel mga tol. So once again, ako po si Tore Bato, at ito ang ating Bato Video Trip. So ingat kayong lahat. God bless. Ride safe and stay safe.